Sa pananampalataya, unang-unang magandang umaga sa inyong lahat. Isang araw na lang ng ating Misa de Gallio ay ipagdiwang na natin ang dakilang ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa tuwing nagbabasa tayo ng dyaryo o nakikinig tayo ng balita, ano ba ang mas nakakatawag pansin sa atin? Palagay ko po hindi yung mga pangkaraniwang balita na madalas na natin naririnig, kundi yung mga balitang binsanan lamang na lumalabas sa dyaryo o sa telebisyon, pero kakaiba ang sa ating pandinig. Halimbawa, kapag sinabi ng tabloid, Mrs. tinaga ang ari ng asawa, o lola nabuntis ng lolo, pari patay sa loob ng beer house, mga balitang mabenta sa mga tabloid, mga balitang nakakaagaw ng pansin na pag-uusapan at napagtatawanan. Pero ang mas nakakatawag pansin din kapag may isang trahedya na mahirap tanggapin, yung bang napapabuntong hininga ka na lamang, yung mahirap isipin na talagang nangyayari, at lalong-lalo na kapag daan-daang buhay ang napipinsala, hindi lamang dahil ito ay isang kalamidad, kundi kabahagi na rin ang tao sa pagsira sa kalikasan. Talagang magingit-ngit ka sa galit. Ang ganitong mga balita ay sadyang napapatigil ka at napapaisip. Mga kapatid, marahil ganito din ang naging karanasan din ni Zacarias at ni Elizabeth. Pinag-uusapan ng marami ang mag-asawa, pulutan sila ng tinatawag nating usap-usapan. Mga maruruming kaisipan ng mga kapitbahay, maraming naglalaro sa mga isipan ng mga tao nang napanauli ang kakayahan ni Zacarias na makapagsalita. Punong-puno ng pagtataka ang mga tao, punong-puno at nababalutan ng misteryo ang sinapit ni Zacarias. Sino ba itong sina Elizabeth at Zacarias? Sino ba itong sanggol ng mag-asawa? At bakit pinagkakaguluhan ng mga tao? Marami ang nagkaka-interes na malaman kung ano nga kaya ang batang ito. Brothers and sisters, the stories in the Bible are usually about us. It speaks about our human tragedies. It speaks about our human conditions, our heartaches, our pains, our sorrows. It tells also about our victories and joys. So what is it in the story of John's birth that is similar to our story? What are the differences? Ano nga ba ang pinagkaiba ni Juan at tayo? Like John, you were a miracle baby too, as every baby is a miracle. Marahil hindi dahil kasing tanda na mga magulang natin ang magulang ni Juan Bautista. But we were formed out of love at maari may mapait na bahagi ng isinilang din tayo. Subalit, sa milyong-milyong tao na ginawa ng Diyos sa mundo, walang kapareho ang bawat isa sa atin. I am that unique and indispensable person in the eyes of God. I am valued as a person. In my case, I have my twin brother. We look the same and yet we have different interests and persuasions in life. Ipunin mo man ang lahat ng mga bituin sa langit at lahat ng buhangin sa dagat, walang kasing tulad ako sa lahat, kundi ako lang katangi-tangi sa mata ng Diyos. Ganon ang pagpapahalaga ng Diyos. Ganon ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. And part of this valuing of God for us is a particular calling. Tulad ni Juan, ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na dapat gampanan sa buhay. Kaya lang, kailangan lamang natin tuklasin kung ano nga ba ang natatanging tawag natin sa buhay. What is that particular vocation that we're being asked
to participate in the saving mission of Jesus. You have to discover what role in life is for you. We usually call this as discovering your own vocation in life. And the very fact that you were born, God has a calling for you. You are free to answer His calling. In the case of John the Baptist, his mission, and we know him for a fact, is to announce and prepare the way of the Lord. Besides, John or Yohanan is such a beautiful name. It means God is gracious. Kaya kapag ang pangalan mo ay John, ibig sabihin, God is gracious. Ang kagandahang loob ng Diyos. Indeed, this child, the child, is a sign of God's graciousness to his old parents and to the people as well. For everyone feels that he will grow up to be an extraordinary man sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. And we know the life of John the Baptist, even up to the point of his death. He was quite different from the rest, and people were really, literally coming to him to hear the liberating message of the coming of the Messiah. You know, there is a Latin saying which goes this way, Numen est numen. Anong ibig sabihin yan? The name is the destiny. Hindi lamang isang pangalan na nakadikit sa iyong pagkatao, kundi isang pangalan na nangungusap tungkol sa iyong pagkatao. The name captures the character of the person, his qualities, his destiny. Hindi ba? Maski walang ibig sabihin ang mga pangalan natin, kapag nabanggit ka at nakilala ka ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, o kung sino mang tao na nakasalubong mo sa buhay, kapag nabanggit ang pangalan mo, may tatak ka agad na nakadikit sa iyong pangalan. Hindi ba? Aminin man natin o hindi. Kapag ikaw ay talagang sabihin natin chismosa at ang pangalan mo ay Marites, talagang pagtatawanan ka. Talagang chismosa ka. Hindi ba? Nakadikit na yun eh. The birth and the naming of John mark a turning point in the salvation history. People see the hand of the Lord at work in the child. From the moment of conception, of his conception, by Elizabeth, ngayon nagtataka ang mga tao, ano kaya ang maging ang batang ito sa kanyang paglaki? Brothers and sisters, the gospel writer presents John's birth as a prelude to the birth of the Savior. But mind you, when the Savior will begin his public ministry, there will be another prelude, a voice of one crying in the desert. We might abuse our image of the precursor in the person of John in the infancy narrative, but it was really preparing Jesus' death on the cross. How can he prepare if he was still inside in the womb of his mother Elizabeth? But his birth serves as a prelude to the birth, and it became more tangible and more realistic when he was preparing the coming Savior's suffering on the cross. Dahil matanda na noon si Juan Bautista, matanda in the sense, may isip na siya, nangangaral na siya, marami na ang pumupunta sa kanya. And he was preparing the people for the ultimate sacrifice of the Savior. It is the son of Zechariah and Elizabeth now fulfilling his numen, his own destiny
salvation, the greatest of God's graciousness is now at hand. Mga kapatid, ano man ang ibig sabihin ng ating mga pangalan, kung ito man ay may pinangangahulugan o wala, mayroon pa rin tayong misyon na gagampanan sa buhay. By the way we live, treat and encounter people in our daily lives, will show the kind of persons we are. If indeed we are Christians or not, if indeed we have internalized the very person of Jesus in our very lives. After all, Christmas is not just about food. It's not about gifts. It's about fulfilling the mission that God has entrusted to you. We have to do something, not just on the 25th, but on the entire life, but in the entire days and years of our lives. Ang tanong ngayon, ano ang pangalan mo? Anong kahulugan ng pangalan mo? Ano ang inaasahan sa iyo? What is your name? The meaning of your name? What is being expected of you as a child of God? We think that deeply. That is